Good morning po. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Kawikaan chapter 18 verse 21. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal. Ang kaugnayan ng iyong pananalita sa iyong buhay. Meron bang kaugnayan? Meron po. Sa Proverbs chapter 4 verses 23 hanggang 24, ito po ang sinasabi. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay, ilayo sa iyong mga labi ang kasinungalingan. So dito po makikita natin magkaugnay po yung ating sinasabi sa laman ng ating puso. Kaya tama po yung sinasabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 12, verse 35, a good man brings good things out of the good stored up in him. An evil man brings evil things out of the evil stored up in him. Kung ano daw po yung bumubukal sa ating bibig, ay nanggagaling yan sa ating mga puso. At sa pamamagitan po nito, ay nahahayag po yung laman ng puso ng isang tao. Ngayon siguro sasabihin natin, parang ang layo nun, Pastor. Ganun din po ang katanungan ko noon, pero nabasa ko po itong sinasabi sa 1 Peter chapter 3 verse 10. Ayon sa nasusulat, ang mga nagdanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa paghabi ng kasamaan, ang anumang pandilin lang at madayang pananalita sa kanyang labi ay di dapat lumabas. So binanggit po dyan na kung nais natin ng isang payapa at masaganang pamumuhay, kailangan po ay bantayan natin yung ating pananalita. At kung babasahin po natin yung Proverbs chapter 4 verse 24, ano po, kasi sa Tagalog po medyo mababaw po yung pagkakasalin eh. Sabi po dyan, put away from you false and dishonest speech. Ano pong tinutukoy po doon? Sa Tagalog po yung salitang mahahalay. Pero yung ibig sabihin po na salitang mahalay dyan, yung maling kahulugan o pagbibigay ng kahulugan sa iyong mga salita. So in other words, kasama po dyan yung tinatawag and willful and contrary talk put far from you. So binabanggit po dyan yung kinokontra natin yung katotohanan. So pwede pala tayong magsalita ng masama, ano po, nang hindi natin alam. Kasing alam nating masamang pananalita ay yung pong pagmumura, no? Pagka tayo nagagalit ng labis, o yung pagchichismis, yung pagkikwento ng buhay ng iba, yung pagsasalita ng kasinungalingan patungkol sa ibang tao. Pero yung po palang binabanggit dito nga, contrary talk, no po, ay yung sinasabi natin madalas na hindi sumasang-ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya meron palang kinalaman yun sa ating mga buhay, kapatid. Madalasan po, no, lagi natin sinasabi yung napakahirap naman ang buhay na ito. Ano po? Samantalang sinasabi ng Biblia, kung tinanggap natin si Jesus, ay naparito siya upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya nagtataka tayo, bakit po parang ang nangyayari sa buhay natin ay hindi maganda. Kasi binaviolate natin yung pangako ng salita ng Diyos na nagsasabi na binigyan tayo ng Diyos ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Halimbawa, nakakaranas ka ng problema, agad-agad yun ang lumalabas sa iyong bibig. Kahit wala ka pang sakit, sinasabi mo, parang may sakit ako. No? O di naman kaya nakapagsalita ka ng di maganda sa ibang tao na hindi naman dapat yun ang iyong sabihin. Kadalasan po, sa ating mga anak, nakapagbitiw tayo ng salita na, ikaw, ganito ka, bakit ka ganyan, di ba? Bakit ang hina-hina mo? Bakit hindi mo nagagawa itong mga bagay ito at nakapagsalita tayo ng di maganda? Sa halip na banggitin natin sa kanila yung mga pangako ng Diyos sa kanilang buhay. So mapapansin nyo po, no? Nagtataka tayo bakit ganun ang nagiging outcome ng buhay ng ating mga anak. Kasi kung ano po yung sinasabi natin madalas sa kanila ay may power po yun. Ano po? Ngayon, maintindihan nyo na po, no, ang sabi ng Panginoong Jesus, ano po, sa Matthew chapter 15 verse 18, ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso, yan ang nagpaparumi sa tao. Kaya sabi po sa Matthew 12:37, for by your words you will be justified and acquitted, and by your words you will be condemned. Ang ating Panginoong Jesus po, no, siya mismo sinabi niya, pahalagahan niyo ang inyong pananalita. Kaya sa Matthew 12:36 sabi,
But I tell you, on the day of judgment, men will have to give account for every idle words or idle word they speak. So, meron palang ganun. Ano yung idle word sa Greek po? Ang sabi po dyan, inoperative, non-working. No? Yung mga salitang hindi nagbibigay ng kapangyarihan o kumikilos sa buhay natin. Kaya ba, bantayan po natin yung mga salitang negatibo, katulad po ng pagsasalita ng masama sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, na negatibo, no? Kasi alam nyo po, nagdudulot po ito ng salitang di maganda at may kapangyarihan po yan sa kanila pong mga buhay o maging sa ating mga buhay. So, stay away from false and dishonest speech. No? Lumayo tayo sa kasinungalingan. At contrary talk, huwag natin kukontrahin yung salita ng Diyos. In fact, dapat po yun ang laman ng ating confession. Every time nagpipray po tayo, i-confess natin yung katotohanan ng salita ng Diyos. Ano po? Guard your mouth from idle talk. Yung mga nagugulat lang tayo, nabibigla lang tayo, nagsalita tayo ng walang kabuluhan pero masama pala, no? At salip, speak life, no? Every day, mag-speak po tayo ng life and blessing sa ating buhay, sa ating mga mahal sa buhay at maging sa mga tao na malapit sa atin, no? So, ito po si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning!